compatible na GPU para sa Core i5-2400 CPU 3.10 GHz. And yung Intel i5 second gen, ilang kaya FPS sa crossfire? Ano pa spec ng mga PC mo sa laptop? Kung gusto nyo magpa-shoutout mga Karibil, ito ako meet nyo, pa-shoutout Karibil at si Jomel Castulo. Please subscribe nyo ako sa iba ko pang YouTube channel, nandiyan sa baba yung link. At please follow nyo ako sa iba ko pang social media account ko, nandiyan din sa baba yung link, lalo na sa TikTok ko, yun lang, thank you. Oh yeah! What's up? Kamusta mga Karibil? Jomel Castulo here. Ang may pinakmalakas na pwersa sa buong kalawakan, bate. Next, may ganyan ba niya tayo dugam sa kahit? At yun na nga ng mga Karibil, gabi natin yung hashtag Karibil question. Yan. Kaya kung meron kayong tanong, comment nyo lang ang gagawin namin ng itong video. At kung meron kayong vlog suggestion o vlog request, comment nyo na yan. Gagawin namin yan, kahit ano pa yan, basta kaya namin. Okay, gawin na natin yung hashtag Karibil question. Let's go! At yun na nga ng mga Karibil, si Karibil. Edil, kalibilas ko lang yung FM2 na sinasabi niya, motherboard. Naka 8, 10, 6, 7, 8, 50, ano dapat GPU na 200 plus FPS settings. Sa crossfire pala yung sinasabi niya. Okay, ito. GTX 1050. Sinabi ko GTX 1050 Ti. Diba? Sakto, GTX 1050 Ti yung sinabi ko sa isang video. 200 plus na FPS sa crossfire. Kayang-kaya, ano? Kayang-kaya yung GTX 1050 Ti na naihihiyan ng daga. Ito sa wala po. Okay, naman na tayo. Next. Nasagot ko na yan, ha? Pero hindi ko kasi nabanggit kung ano yung isang 200 plus FPS na games. Sa crossfire pala yung tinuturin ni Karibil. Edil Berto. Okay. So next. Si Karibil Chris Scott. Boss, tanong lang. Yung Intel i5 second gen, ilang kaya FPS sa crossfire? Crossfire na naman. Intel i5 second gen. Teka Karibil, ano ba yung GPU ng Intel i5 second gen mo? No? Kung ilo-low settings mo yan, siguro nasa 30 to 60 FPS. Mababa lang naman yung crossfire system requirements. Pero, hindi mo nabanggit yung GPU mo para dito. Kasi yung FPS, nakadepende yan sa GPU, hindi sa processor. Karibil, okay? Yun. Kaya kung tanong lang yung Intel i5 second gen, ilang kaya FPS sa crossfire? Hindi ko masasagot yung Karibil kasi hindi mo nasabi yung GPU mo. Pero kung may GPU yung Intel i5 second gen mo, depende sa GPU kung ilan magiging FPS sa crossfire. Kung ipaparis mo na itong GTX 1050 Ti dyan sa Intel i5 second gen mo, 200 FPS. Yan ang sabi ko. Full low settings. Malakas to eh. Itong GTX 1050 Ti na naihian ng daga. Diba? Oh. Bakala mo, box lang ha. May laman yan, Karibil. Yun nga lang, naihian ng daga. Ayun o, ihi o. Diba? Pero hindi ko pa tinatapon. Siyempre, mali mo, magawa. May ano na, may in the future, di ba? Antik na siya. Mali mo, ano na, yung ihinandaga mo na. Natunaw na, bago magana natuyo na. Natuyo na, natuyo. Oh, bago magana na yan. Hindi nga. Try mo. So yan, Karibil ha, yung Intel i5 second gen mo, kung ilang FPS sa crossfire, hindi ko masasagot kasi depende yan kung anong GPU mo. Hindi mo naman nasabi kung anong GPU mo. Pero tingin ko dyan sa i5 second gen mo na may built-in 30 FPS to 60 basta naka-low settings yung crossfire. Pero not sure kasi hindi mo nabanggit yung GPU mo. Okay, yung FPS kasi nakadepende sa GPU. Yan! Si Karibil Everything. Natawa ko, high-end GPU tapos generic highs. Para kang kumuha ng bato. Pupuksa sa PC mo kaya, hindi wrong, kaya kaso sayang pera mo, guys, wag mo na sabihin kaya hindi sa generic yon. High-end yung GPU, tapos generic yung power supply. Ako, delikado nga yun, no? Karibil tama si Karibil Everything, no? Pag nakabili kayo ng high-end na GPU, syempre dapat makabili kayo ng full-rated na GPU. Kasi pag binilan nyo yan ng
generic na power supply, bakit masira yung high-end yun na katulad dito, mid-end na GTX 1050 GPU. Ginamitan ko ng generic. Anong nangyari? Dito sa, ito. Ginamitan ko ng generic na power supply, nawala ng power. Nasira ang GTX 1050 Ti. Ito, nasira, nawala ng power yung isa na ihiyan ng daga. Ginamitan ko ng generic. Kaya mga ka-rebel, kung nakabili kayo ng high-end na GPU, dapat makabili rin kayo ng high-end na power supply. Okay, kasi pag bumili kayo ng generic, ako, sayang yung pera nyo nga sa pagkabili nyo sa high-end na GPU. Magkano ba ang high-end na GPU? 10K. So, ang power supply lang naman na rated 2K. Oh, diba? Ibig sabihin, naka 10K kayo, at least, kahit 2K man lang mag-assist nyo sa generic, sa 2 rated na power supply. At least, yung high enough GPU nyo, maalagaan. Hindi siya madedelegado. Diba? Kasi kayo din. Kasi yung pera nyo na pinabili sa, ano, sa 2 rated, very kadleche-leche na high-end na GPU, masasayang. Diba? Tsaka bakit ka mag-generic? Kasi nga high-end yung GPU mo, di ba? Pero kung low-end naman yung GPU mo, pwede na rin generic. Pero hindi advisable, mga kaibigan. Kasi yung generic, para lang yan sa talagang low-end na GPU. Ay, na PC. O GPU, pwede na rin. Pero hindi siya advisable. Okay? Kasi, una-una, madali masira. Pwedeng magkaroon ng damage yung GPU nyo. Katulad sa akin, ito. Nawala ng power, itong GTX 1050i ko, generic lang ginamit ko. Diba? Nakakulangan ng power sa generic na power supply. Diyan lang. Kaya, hindi advisable generic, mapalowin man yung PC nyo. Hindi advisable na generic na power supply yung kayo. Pero ako, naka-generic. Kasi mga built-in lang naman. Okay, pero hindi pa rin advisable. Hindi advisable na gumamit ang generic na power supply, lalo na kung high-end yung GPU nyo makabili. Okay? Yan. At tingnan nga ng mga kalibit, puro GPU itong pinag-usapan natin. Ano po ba, ano po compatible na GPU para sa Core i5-2400 CPU 3.10 GHz? Hindi na tayo lalayo. Ayun o. GTX 1050 Ti, saktong-sakto dyan sa i5 second gen mo, 2400 3 GHz. Yan. Ito, ang compatible dyan, Carbill. Ano ba pinagkaiba ng gigahertz sa hertz? Yan, Carbill, no? Compatible na GPU para sa Core i5-2400, CPU 3.10 GHz. Ito na nga, GTX 1050 Ti. Kasi, pinair ko yan sa i3 second gen ko, bottleneck. So, sa'yo, i5 second gen, tingin ko sakto na. Siguro, konti na lang yung bottleneck niya. Pero i5, eh. Sakto-sakto to, Carbill. Malalaro mo na ang Resident Evil 4 remake na hindi namin mag-play. Tinry ko eh. Okay. Ayaw. So hindi namin mag-gameplay yung Resident Evil 4. Kaya kung meron kayo dyang Ryzen 3 o Ryzen 5 o Intel Core i3 o Intel Core i5, pwedeng makahiram. Mag-gameplay lang kami ng Resident Evil 4 remake. Baka naman makaka-reveal. Makaka-reveal. Number! Baka naman, pahiram ng system unit na kaya ang Resident Evil remake. Plants vs. Zombies, kaya na ba yun ng GTX 1050 Ti? GTX 1050 Ti, Plants vs. Zombies, oh. Baka kapusin. Kailangan RTX 4090. Mabigat kasi ano eh. Mabigat ang mga zombie. Oh. Okay. Yun, Garibil. Rian Binis. Intel. Sa Core i5-2400. Compatible ng GPU GTX 1050. Yeah. Okay, mga Karibil. Ito last, si Karibil, King Jun. Master, sana mapansin mo ako. Ayan na, napansin na kita, Karibil. Yun na yun? Hindi pa. Ano pa expect ng mga PC mo? Salamat po, Master. Ayan, kung ano yung... Wag na Master ang ano niya sa akin. Tawag niya sa akin ngayon. Boss. Pogi. Ay, Karibil. Jomel Castulo. Like and subscribe. So, hanggang dito na lang, mga Karibil. Okay. Anong spec ng mga PC namin? Okay. Una. Okay. Mini ano tayo? Mini story. Doon tayo sa labas sa computer shop.
2010 kami nag-start. Hindi, doon muna sa pinakaunang computer shop namin. Ama Computer College, kung saan ako kumalage. Tapos, gumaduate. Pentium 4. Mahina pa yun, no? Ha? Pentium 4. Yung pa yung pinakamalakas nun. Okay. Tapos yung hard disk. Ano ba ilang hard disk nun? 1 gig lang? O, 500 MB. 1 terabyte? Wala pa! Tapos yung RAM nun, 64 MB. Mataas na yun! Eh? Oo! Oh, pag 128, pag naka 512 MB ka, super na yung PC mo. Eh? Tapos high-end na laro nun, ano? GTA San Andreas. Uy? High-end na yun! Oo! Oh. Pentium 4 ha, mga kalibili, una namin yung specs. Tapos yung monitor, yung mataba. Okay. Bigat! Tapos... Wala pang RTX 4090. Wala! Yung video card nun, may memory nga. May video card na ba? Meron na, kaso mababa. Tapos, yun! Yung video card pala, naihihan din ang daga sa taas. Bili ko 3,000. Oo, iyak din. Ano yun? Anong video card yan? Ano yung video card yun? Di ba, naiyan ang dagal binili ko? Oh. Jowa ko pa si Pamisis mo. Okay. Pero ngayon... Patropa mo na. Oo, oh, katropa. Okay, next. Pentium 4. Dito sa labas sa computer shop. 2010. Core 2 Duo. Tapos motherboard niya, Asus. 4GB RAM. Ay, hindi 4GB RAM. 2GB RAM. Tapos wala pang video card. Tapos 16 inches na monitor LG. Nag-upgrade ako, nag 4GB RAM ako. Tapos 1GB na video. Malakas na 'yon. Malakas na 'yon, 2010. Pinakamalakas na. Hindi naman. So yun na, Core 2 Duo yung next. Tapos nag-upgrade ako dito. 2013, A6 3500. Built-in na video card din ulit 'yon. 4GB RAM. Ang laro naman nun, ROS. Ang lakas nun, mga kalibin, no, ROS. Talagang punuan. Dati? Oo, 4GB RAM. Built-in din yung video card ko nun. Tapos, ito na yung monitor. Keyboard, mouse, A4 Tech. Yan naman yung binibili ko, ABR. Binibili. Tsaka may alikabok, yan. Tapos, kasunod ng A6 3500. Bumili ko ng A8 7600. Yung medyo malakas ano yun. Medyo malakas uminit. Ano yun? AMD. Yun. Pang ano rin, pang games. Pero built-in pa rin yung ano niya. Yung video card. 4GB RAM. Ito pa rin yung monitor. Tsaka block pa rin na may alikabok niya. Tapos, ayun, memory pala. Mahilig ako sa Kingston. Kahit yung dati pa, sa labas sa computer shop namin, Kingston, 2GB RAM yun. Hindi pa HyperX. Ngayon, HyperX na. Ibig sabihin ng may HyperX. May ano siya, sync. Diba, ito yung card ng RAM. May cover siya. Pag HyperX. Pagka hindi HyperX, parang chip lang siya. Okay, napakita ko. HyperBeast. Fury Beast yun, no? Diba ito yung HyperX, Marvin? Uy, HyperX. Pag walang HyperX, tatanggalin mo tong case. Ito kita, oh, yung card. Tanggalin mo nga. Hindi na tatanggal to. Sila na ba yung RAM na yan? Hindi sila yan. Marami kung ano dito yung PC parts na... Kung gusto nyo, okay. PM is the key. Kung gusto nyo, bibiling nyo. Kasi binili ko rin. Okay, tapos mga kalabin, 8600. Nakabili pala ako Intel Core i3 second gen. Ako, napakamahal nung time na yun, 4,000 processor. Tapos built-in din yung video card niya, 4GB RAM. Puro 4GB RAM lang. Pinaka-last kong binili, kasi naghingalo yung computer shop namin. Nag-upgrade ako, Intel G4560. Mm-hmm. Kasi yung ROS naglalag sa A6-35. Bumili ako, Intel G4560. Lumakas na naman! Oh, ari galing, computer shop namin. Kasi may nagtayuan doon sa menus. Ang lalaking shop, oh. Mga tambor yun, mga kalabin, 100. Ikaw ganito lang, oh. 100 PC na unit. Umiilaw pa yung keyboard. Oo. Tapos, upgrade ako. Okay ka naman. Tapos, yung players ko, si ano, naganap. Wala. Fortnite. Sige, try mo.
super lag eh. Sabi nung ano sa Fortnite ko. Gawa ganun ah. Yung nag-slow mo. Sa pagbabato. Diba? Magbabato yung battle part na yun. Oo. Ayan. Tapos pag nag-ano, yung magbubuo ng ano, tawag yun? Build. Mag-build. Tapos mga ka-rebuild, Intel G4560 Fortnite, no? Naglalagay, so kanlag. Hindi sila makalaro. Naglalaro sila sa ibang. Kanakwento mo ba yung buhay mo? Ah. Kanakwento mo yung specs computer. Nga! Ah. Tapos, nag-desisyon ako bumili na ito. GTX 1050 Ti, pa isa-isa mga ka-rebuild. Isa sa isang buwan. Talagang hindi ako makakain nung pagkabili ko, gutom pa ako, yan. Tapos, naglalakad lang ako, monumento ako naglalakad. Wala pang ano nun eh. Oh, the click! 1, 2, 5, version 3. The ultimate game changer yun. Ano mas mahal? 4090 or yung 1 the click? 4090! And max yun eh. Okay. Price yun eh, 150k. Takting yan. Oh, okay. So, bumili ko nito. Isa muna. Sabi ko sa player. Uy, may binili kong video card, kaya yung 4090. Di nga kuya. Oh. Uy, yung ano? Sabi. Kuya, paano ako? Sige, pag gano'n nakaipon, bibili ulit ako. Bumili ulit ako isa. Ay, oh, dalawa na! Oh, dalawa na! Si ano? Tsaka si ano? Ah, so, si ano? Garo sila. Uy, dalawa lang. Sige, bibili pa ako. Hanggang sa nakalima ako, mga kalabi. Mm-hmm. Tapos, yung lima na iiyan ng daga yung isa. Apat na. Yung isang, nakalima akong GTX 1050 Ti, no? Na iiyan yung isa. Iyak, mga kalabi, no? Yun. Yung pambili, nakuha ko yun sa pagtuturo ko sa DCS. Hindi lang sa kita. Meron ka pa pang ano, knowledge dun? Ngayon? Uh-huh. Medyo nakalimutan ko. Naman, dyan pa naman. Parang ano lang naman yun eh. Parang Honda Click. 1, 2, 5, version 3. The ultimate game changer. Parang Honda Click. Hindi ka nag-drive na matagal. Nandiyan pa rin naman. Aalalahanin mo alam. Okay. So yun. Bumili ko lima. So lima na nakapaglaro. Ginawa ko ng VIP yung may ganun. Kasi sa popisong oras kami, no? Ginawa kong 12. Taas, no? 12. Yun. Tapos, yun na. Yun na yung mga specs namin, mga kalabin. Pentium 4, Quarto Duo. Puro ano yun, ha? 4GB RAM. Hindi, Pentium 4, MB pa yun. Yung Quarto Duo naman, 2GB. Upgrade ko lang sa 2 para maging 4. Quarto Duo, A6 3500. Puro built-in na video card, ha? Lima lang yung nabili ko na ito. Tapos A6 3500, A8 7600, IT 2nd gen. Isa lang IT 2nd gen. Yung A8 7600, tatlo lang nabenta ko na. Intel G4560, ito halos lahat to, nasa 14 piraso. Ay, yung ano ko pala, server, diskless server, Intel G3258, 16GB RAM, dalawang SSD, 1TB Western Digital Black. Yung isang SSD nasira ka na. Nasira na yung isang SSD ito. Sa server. Tapos bumili ko ng kapalit. SDD. Gigabyte. So rated the power supply. Lapit ka ano? So rated the power supply. Tapos 16GB na RAM. G3258 na processor. Tapos dalawang SSD, 1TB na WD Black. Yan yung ano, game disk. Tapos OS tsaka image nandiyan sa isang SSD right back, nag-solo diyan. UPS nung 2500. Tapos generic lang casing. Tapos meron pa ako ditong thermal paste. Wow, thermal paste. Oh. Pwede pang Fortnite 'yan. Wala nang video card diyan eh. Yung disless server mga kabil, kahit walang video card, okay. Wala nung... Wala. Pero mataas yung RAM yan. Oh, 16 nga. 16GB RAM. So, pwede maglaro dyan. Hindi nga, wala nga GPU. Why 8? Pwede. Okay, siya na lahat. Yan! Ano mga kabil, ang mga sasagutin muna na natin na hashtag kabil question. Kung meron kayong tanong, comment nyo lang yan. Gagawa namin ng ganitong video. At kung meron kayong vlog suggestion o request, comment nyo na din yan. Para meron tayong vlog, no?
Kahit ano pa yung requesting na yan, basta kaya namin, gagawin namin yan. Kaya kumik na yan para magawa na namin nagagagad. So hanggang dito na lang mga karabil. Sana nakatulong to ang video na to. Sana nagustuhan nyo din. Please like, comment, please share, please subscribe. Click nyo na rin yung bell button kameme. Ha! Para updated kayo pang may bagong upload tayong video. Hanggang sa muli mga karabil. Salamat sa panonood talaga. God bless you at buksulit. Bye. Oy! Bawang ngechit!